Magandang gabi po. Ito ang balitaang tahanan ng katotohanan live mula dito sa punong tanggapan ng Philippine Coast Guard. Ako po si Mike Enriquez. Hatid namin ay serbisyong totoo. Ako po si Vicky Morales. Lawag International Airlines Flight 585 bumagsak sa Manila Bay. 14 katao kumpirmadong patay. Ang kwento ng mga nakaligtas at hinagpis ng mga kaanak ng mga biktima kaugnay sa trahedya. Bago ako humila, naririnig ko pa yung mga boses nila eh. Yung may nagpe-pray, may iniiyak talaga. Sabi ko parang pinabaya ko na sa Diyos yung buhay ko, nang kumikita ko. Clarissa Ocampo dumating sa Sandigan Bayan pero hindi nakapagtestigo laban kay dating Pangulong Estrada. Pope John Paul II binalak umanong iligpit ng Al-Qaeda Terrorist Network sa Pilipinas noong 1999. Balita sa Showbiz Circle, Jennifer Lopez ikakasal kay Ben Affleck. Labing apat katao po ang kumpirmadong patay nang bumagsak ang isang poker na eroplano ng Lawag International Airlines kanina pong umaga dito sa Manila Bay. At may kabuuang 34 na pasahero at miyembro po ng crew ang lulan ng Lawag Air Flight 585 na patungo sana mula Maynila hanggang Batanes. Dahil sa paglubog ng araw bandang alas 6 ngayong gabi, natigil po ang paghahanap sa mga nawawala pang biktima. Ayon sa mga otoridad, ipagpapatuloy na lang nila bukas alas 6 ng umaga ang kanilang search and rescue operation kung tawagin. Ang mangunguna po sa mga operasyon ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard at mga miyembro ng Philippine Navy SEALs. Tutulungan sila ng mga tauhan ng Metro Manila Development Authority o MMDA at mga volunteer mula sa ilang mga pribadong grupo. Kaalis lamang po ng Lawag Air Flight 585 mula sa paliparan ng Maynila na ito ay bumagsak po sa May Manila Bay. Isa sa mga agad na rumisponde ay ang Philippine Coast Guard. Nasa isang dako po ng punong tanggapan ng Philippine Coast Guard ang aming kasamahan si Jiggy Manikad, ang ating taksi. Jiggy. Mike, may ilang minuto lang na nakakalipad itong Lawag Flight 585 nang magkaroon ng problema sa kanyang makina at tuluyan ng bumagsak. Dahil dito ay nakaresponde naman kagad itong Philippine Coast Guard. Pero bago yan, ay tumulong muna itong mga mangingisda na nasa laot. Mabilis na nakaresponde sa pagbagsak ng Lawag Air Flight 585 ang rescue teams ng Philippine Coast Guard. 15 minuto lang, nandun na sila. Dumating din ang Navy SEALs at ilang pribadong grupo. Pero pagdating nila, naroon ang mga mangingisda at naiahon na ang ilang mga buhay na pasahero. Na-recover din agad ang ilang bangkay. Sinubukan nilang iligtas ang batang ito. Pero sila ay nabigo. 16 ang nakaligtas sa trahedya, 14 ang namatay. Kinumpirma naman ng Australian Embassy na 7 Australiano nakasakay sa bumagsak na eroplano. 3 sa kanila ang nakaligtas. Inamin ng Coast Guard na nahirapan silang isalba mga pasahero. Madilim daw ang tubig dahil nakabaon ang eroplano sa 5 talampakang burak. Meron kaming flashlight na dala, subalit yung light ng flashlight hindi makapenetrate dahil sa sobrang dilim ng tubig at saka enclosed kasi yung eroplano. Maaga pa itinangkanan nilang iangat ang naputol na eroplano pero hindi rin ito umubra. Bodies or survivors at saka yung mga gamit. Bukas nga po ay pagpapatuloy ng Coast Guard itong retrieval operations dahil 4 na katao pa ang nawawala. Yan ang pinakahuling ulat mula pa rin dito sa Coast Guard. Ako si Jiggy Manikad, ang inyong naging saksi. Maraming salamat, Jiggy. Samantala, mga kaibigan, papunta sana ng Basco, Batanes, ang Lawag Airlines Flight 585. 2 minuto pa lang nakakalipad ang eroplano nang rumadyo po ang piloto sa control tower ng Ninoy Aquino International Airport at sinabing may problema siya sa isa sa mga makina ng naturang eroplano. Si Joseph Morong ang ating saksi. Alas 6:07 ng umaga, lumipad mula sa Manila Domestic Airport ang Flight 585 ng Lawag International Airlines. Sakay nito ang 29 na pasahero at 5 flight crew. Yaing Basco, Batanes ang eroplano. Daraan muna sana ito sa Lawag para ibaba lamang ang ilang pasahero. Pero hindi nakarating sa kanyang destinasyon ang eroplano. 2 minuto pa lamang sa area ng eroplano, nag-emergency call na ang piloto ng eroplano na si Captain Bernie Crisostomo. May diferensya raw ang makina sa kanang pakpak ng eroplano. 6:10 bumagsak ang eroplano sa Manila Bay.
Nahati ito bago tuluyang lumubog. Eh, no, malapit na sa tubig, hindi na sumabog. Ayun, tapos naghiwalay, nabiyak sa gitna. Ang ginawa namin, pinagkuharan namin yung tao, iba, inatid doon. Mabilis na responde ang rescue teams ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Nailigtas ang ilang mga pasahero, pero nasawi ang iba. Hindi naman pala masyadong marke, no? Hindi pala masyadong natagpuan naman ang nagkapirapiras ang eroplano, isang kilometro lamang ang layo mula sa Pangpang. Hapon na nang maiahon ang wasak na eroplano mula sa dagat. Kasamang na-recover ang tinatawag na black box o ang flight data recorder. Dito malalaman kung ano talaga ang nangyari sa huling biyahe ng Flight 585. Ako po si Joseph Morong, ang inyong naging saksi. Matindi po ang galit na nararamdaman ngayon ng mga kapamilya po ng naging biktima sa pagbaksak po ng Lawag Air Flight 585. Dapat daw managot ang mga responsable sa trahedya. Nasa ospital po ng Maynila ngayon, live si Maki Pulido, ang ating saksi. Maki. Mike, dagdag sa hinanakit ng mga kamag-anak ng mga biktima ay magpapasko na at hindi nila makakapiling ang mga mahal nila sa buhay. Parang hindi na mauubos ang luha ni Peter Rada sa kaiiyak dahil sa sinapit ng kanyang asawa at anak. Pinauna lang niyang umuwi sa Batanes ang kanyang asawang si Cherry at anak na si Earl John, 7 taong gulang. Hindi niya akalaing kaninang umaga na ang huling pamamaalam niya sa kanyang mag-ina. Halos matulala naman sa sobrang kinanakit si Cornelius Fajardo. Bukod sa kapatid niyang si Cherry at pamangking si Earl John, nasawi rin ang ina niyang si Josefina Fajardo. Si Cornelius pa nga ang naghatid sa kanila kaninang umaga. Yung masama talaga nangyari sa amin dahil magdi-December, ganito pa nangyari sa amin. Sa ospital ng Maynila, nagtipon-tipon ng mga kamag-anak ng mga biktimang sina Nestor Bernal, bilas nitong si Nolly Jareya at ang 3 taong gulang na anak ni Nolly na si Jomer. Sa tatlo, si Nolly lang ang nakaligtas. So, hindi niyo pa po nakausap? Hindi pa namin nakakausap. Umiiyak po siya kanina eh. Umiiyak, shock. Laking pasasalamat naman ni Tessie Bugarin na nakaligtas siya. Pero naghihinanakit siya sa sinapit ng kanyang kaibigang British national na si Min Nguyen. Kasama ni Nguyen ang kanyang mga magulang sa eroplano. Galing pa ang mga ito ng London na bumisita lang sa anak nilang si Min. Libatan yung parents niya nagbakasyon siyempre. Kasi parang 2 years yung kontra niya dito. Tapos naka 1 year na siya. So yun, para mamit niya yung parents niya. Nagkita sila. Nabalitaan na ng mga kamag-anak ng biktima na engine trouble ang sanhi ng pagbagsak ng Lawag Air Flight 585. Anila, dapat lang na may managot sa sinapit ng mga mahal nila sa buhay. Dapat managot talaga yun dahil kakulangan ang maintenance ng mga ano na yun. Matagal na rin silang nag-operate dun sa amin. And siguro mananagot yung dapat na managot. Kanina'y sinabi sa atin ng ilan sa mga kamag-anak na tiniyak na raw ng Lawag Air na sasagutin ng airline ang palibing maging ang insurance ng mga pasahero. Mike? Maraming salamat, Maki Pulido, live mula sa ospital ng Maynila. Ang kwento po ng ilan sa mga nakaligtas sa pagbaksak ng Lawag Air Flight 85, napakabilis ng pangyayari. Katatapos lamang daw ng mga flight attendant na ipaliwanag ang mga tinatawag na emergency procedure nang biglang bumagsak ang eroplano. Si Cara David ang ating saksi. Madilim at masikip na impyerno, ganito inilarawan ni Nemia Castillejo sa mga huling sandali ng sinawimpalan na Lawag Air Flight 585. Nagsisigawan ng mga tao, God help us. Wala ko makita ang exit. Sabi ko parang pinaubaya ko na sa Diyos yung buhay ko, nang pumikit ako. Napakabilis daw ng pangyayari. Ang sandali ko lang umakyat, napansin ko parang nag-steady na siya. Hindi ko naman alam kung ano. Tapos paglingon ko sa labas, nakita ko ano ang ka-level na namin yung dagat. Pilit nga namin binubuksan yung emergency exit sa labas, kaya lang yung pressure ng tubig naglalaban. Si Cornelius ang mekaniko ng naturang eroplano, kasama siya tuwing may biyahe ang Fokker plane. Engine trouble daw ang sanhi ng aksidente. It's according to the co-pilot is ang sanhi sa kanyang tingin is engine trouble.
Isang Australiano ang nagsabing matapos marinig ang salitang brace for landing, mabilis na bumalusok pababa ang eroplano. Pinasok ito ng tubig. Nagkagulo ang mga tao dahil hindi nila mahanap ang emergency exits. Kwento raw ng ibang survivor kay Health Secretary Manuel Dayrit, hindi sila nagkaroon ng pagkakataong magsuot ng life vest. Wala silang mga life vests. So siguro the investigation should look into ano yung sitwasyon, you know, at the time that the plane got into trouble, tapos if the passengers were properly informed. Mabuti na lang at may mga mangingisdang nasa bahaging iyon ng Manila Bay nang bumagsak ang eroplano. Marami sa mga pasahero ay mga mangingisda ang nagligtas. Isinugod sila sa San Juan de Dios Hospital at Ospital ng Maynila. Agad naman silang binisita ni Pangulong Arroyo. Tumanggi naman ang pilotong si Captain Bernie Crisostomo na makausap ang Pangulo. Iniutos ng Pangulo na siyasatin agad ang trahedyang ito. Hanggang sa huling sandali, ayon sa mga survivors, naririnig nila ang sigaw ng mga kapwa nila pasaherong naiwan pa sa nakalubog na eroplano. Kasi bago ako hinila, naririnig ko pa yung mga boses nila eh. Yung may nagpe-pray, may umiiyak talaga, may humihina sa klodo. Ako po si Cara David, ang inyong naging saksi. Mga eroplanong Fokker ng Lawag International Airlines, bawal munang lumipad. At testigo ni Clarissa Ocampo, naudlog dahil sa mga abogado ni ERAC. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi. Dahil po sa pagbagsak ng Flight 585, pansamantalang ipinatigil muna ng mga otoridad ang paglipad ng mga natitira pang eroplanong Fokker ng Lawag International Airlines. Ayon po sa Air Transportation Office o ATO, dapat siguraduhin na hindi na mauulit ang trahedya. Live mula sa Ninoy Aquino International Airport, si Susan Enriquez ang ating saksi. Susan! Mike, wala pang katiyakan kung kailan muling makakalipad ang mga eroplano ng Lawag Air. Ito'y matapos suspindihin ng ATO ang operasyon ng Lawag Air dahil nga sa pagbagsak ng Flight 585. Ayon sa ATO, kailangan malaman muna ang dahilan ng aksidente bago payagang muling makapag-operate ang mga eroplano ng Lawag Air. 6 na taon na ang operasyon ng Lawag Air. Batay sa record ng Air Transportation Office o ATO, ito na ang ikatlong insidenteng kinasasangkutan ng mga eroplano nito. Karamihan daw ng problema ay sa makina. Itinanggi naman ito ng Lawag Air. I think they have some other incidents before. I'll check on that. We have the records. May records naman kami. Meron silang one time nag-belly land sa Mactan. I think nag-collapse yata yung gears na upon landing. Gear problem naman yun. Siguro nag-collapse yung gear. Pero we have that on record. No any mishaps whatsoever. Only this morning. Yeah, this is the first time. Agad binawalan ng ATO ang paglipad ng lahat ng eroplano ng Lawag Air. Nirefund na ng Lawag Airlines ang ticket ng mga pasahero sa mga nasuspinding biyahe. Whenever you encounter accident, automatically they are grounded. Lahat na type of airplane. But right now, we already issued orders. Lahat ng operations ng Lawag Air, grounded, halted. Okay? Until we say so. But we are doing the refund. We are refunding. Yes, meron. Ilang percent yun na ang inyong na-refund? Binibigay namin yung refund. I-inspeksyon din ng ATO kung tumutupad ang airlines sa safety standards at maintenance. Magiging mabilis daw ang investigasyon dahil buhay ang piloto at co-pilot ng Flight 585. The good thing here is that both of them are alive. So it's very easy to reconcile. Kung ano man yung sinabi nila, kung ano man yung emergency nila, i-reconcile na lang namin doon pag pick out ng wreckage at saka makuha namin yung black box, mag-reconcile lahat yun. Hawak na ng ATO ang transcript ng huling komunikasyon ng piloto sa air control tower ng airport. Batay sa transcript, alas sa 7 ng umaga, nag-take off ang aeroplano sa runway 31. Makalipas ang 3 minuto, bumagsak ito. Sinimula na kanina ng 6 na miyembro ng ATO ang pagsisiyasat sa nakalubog na aeroplano. Ang naiangat pa lang mula sa dagat ay ang gitnang bahagi nito kasama ang makina sa pakpak na pinagmulan daw ng sira. Bukas ay darating din ang mga teknisyan ng Rolls-Royce para tumulong sa pagsisiyasat. Ang mabubuong report ay isusumite sa Civil Aeronautics Board para alamin kung magsasampa ng kaso laban sa Lawag Air.
Bukas ay inaasahang makakausap na ng ATO ang piloto at co-pilot ng bumagsak na eroplano. Sisimula na rin ang pag-inspeksyon sa lahat ng eroplano ng Lawag Air. Samantala, naglagay ng Action Center ang Lawag Air dito sa Manila Domestic Airport para tumugon sa pangangailangan ng mga pamilya ng biktima. Mike? Maraming salamat, Susan, live mula sa Ninoy Aquino International Airport. Gusto po ng mga mambabatas na imbestigahan po itong pagbaksak ng Lawag Air Flight 585. Ayon sa mga kongresista at senador, posibleng bawiin ang prangkisa ng Lawag International Airlines kung mapapatunayang linabag po ng naturang kumpanya ang ilang bahagi ng kanilang prangkisa. Si Sandra Aguinaldo ang ating saksi. Natagalan ng Lawag Air na makakuha ng prangkisa mula sa Kamara dahil na rin sa pagdududa ng House Committee on Transportation sa seguridad ng mga eroplano nito. Ito ang sinabi ngayon ni Congressman Jacinto Paras ng Negros Oriental 1st District, Chairman ng Committee on Transportation. Ang Kamara ang nagbibigay ng prangkisa sa mga airline company. It did not have a smooth passage. Pagka mas matanda na yung aeroplano, there are always a big chance of accidents. Maging si Congresswoman Amy Marcos ng Ilocos ay nagtataka kung paano nakakuha ng prangkisa ang kumpanya. Kahit may mga nagrereklamo na napakabunok na ng mga eroplanong pinapatakbo, yung apat na Fokker na mahigit 20 taon na ang edad. At yung iba naman nagsasabi na may mga report na yung mga piloto daw labis-labis ang linilipad na oras. Pati raw ang Air Transportation Office o ATO ay hindi makakaligtas sa investigasyon ng Kamara. The Air Transport Office is obligated to monitor and see to it that all these airplanes of airline companies must be in top shape. Magsasagawa rin na investigasyon ng Senate Committee on Public Services ni Senator Jocan Arroyo. Maring bawiin ang prangkisa ng Lawag Air kapag napatunayang lumabag ito sa probisyon ng prangkisa. Dasal naman ang alay ng Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa mga nasawi, mga agaw buhay sa ospital at mga nakaligtas sa trahedya. Panawagan ng mga arsobispo, huwag makalimot sa Diyos sa gitna ng hinagpis na dulot ng trahedya. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong naging saksi. Sumipot sa Sandigan Bayan si Clarissa Ocampo ngayong umaga, pero hindi siya nakapagbigay ng testimonya dahil umano sa panghaharang ng mga abogado ni dating Pangulong Estrada. Si Tina Panginiban Perez ang ating saksi. Alas 8 ng umaga dumating si Clarissa Ocampo sa Sandigan Bayan. Mahigit 10 ang private bodyguard niya, dalawa rito ay mga babae. Tetestigo sana siya sa kasong plunder laban kay dating Pangulong Estrada. Pero nagawa ng depensa ang harangin nito. Hinala ng prosecution, inutusan ni Estrada ang depensa na patagalin ang cross-examination kay Maria Caridad Rodenas. Si Rodenas ang cashier ng Land Bank San Juan Branch na nagproseso sa 130 million pesos na transaksyon ni na Alma Alfaro, Delia Rajas at Eleuterio Tan. Ang pera'y bahagi umano ng ill-gotten wealth ni dating Pangulong Estrada. Halos 3 oras ang pag-cross-examine ni Defense Attorney Manuel Pamaran kay Rodenas. Killing time, that is the strategy or instruction to them. Kill time, avoid or prevent Clarissa from taking the witness stand. Who is Clarissa Ocampo? She will not testify on a new matter. As a matter of fact, we are very eager to cross-examine her. Pero matapos ang recess, pareho pa rin ang mga itinatanong ni Pamaran kay Rodenas. Pati nga mga justice ay nainip. These people have to be cross-examined very thoroughly because later on they will say that this money went to the president. Sinabi ko naman sa inyo na takot sila kay Clarissa eh. Pagkatapos ni Rodenas ay tetestigo na si Ocampo. Malamang ay mataon ito sa November 13, malas daw na numero kay Estrada. Pangalawang anibersaryo din ito ng pag-impeach ng Kamara sa kanya. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong naging saksi. Tinalikuran na ng ilang prominenteng Marcos loyalists si dating First Lady Imelda Marcos. Ilan sa mga ito ay sina Cherry Covarrubias at Rita Gaddy na lantara noon sa kanilang pagsuporta sa pamilya Marcos. Ayon kay Gaddy, wala namang naitulong si Ginang Marcos sa mga mahihirap na Marcos loyalists. Pinaiimbestigahan naman ng Presidential Commission on Good Government o PCGG sa BIR ang dating First Lady na muna'y nakatanggap ng 2 bilyong piso mula sa settlement ng isang kaso.
Nais malaman ng PCGG kung nakapagbayad ito ng tamang buwis. Nakakuha ang PCGG ng kopya ng sulat mula sa mga abogado ni Ginang Marcos kung saan humihingi ang mga ito ng 5% parte mula sa settlement. Itinanggi naman ito ng abogado ni Ginang Marcos. Al-Qaeda, balak daw patayin ang Santo Papa dito sa Pilipinas noong 1999. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi. Kung magkakaroon ng sibakan sa gabinete, ang gusto ng oposisyon ay unahin sina Finance Secretary Isidro Camacho at Defense Secretary Angelo Reyes. Para sa kanila, hindi maganda ang performance ng dalawang kalihim na ito, kaya dapat na raw silang mapalitan. Sa Nobyembre 18, formal na manunungkulan si Army Commanding General Dionisio Santiago bilang AFP Chief. Papalit siya kay outgoing AFP Chief General Benjamin Defensor na nakatakda ng magretiro. Nakahanda na raw mga bagong programa ni Santiago para sa AFP. Binalak umanong patayin ng Al-Qaeda Terrorist Network si Pope John Paul II sa Pilipinas noong 1999. Ang assassination plot na ito ay lumabas sa pahayagang The Times ng Amerika base sa mga dokumentong hawak ng Philippine Intelligence Services. Bigla ang kinansela ang pagbisita ng Santo Papa noon sa Pilipinas na parte ng kanyang mga pagbisita sa iba't ibang bansa. Si Khaled Sheikh Mohammed ang umunoy utak sa planong pagpatay sa Santo Papa ay labas-masok umuno sa Pilipinas para sa naturang plano. At dahil sa balitang ito, lalo pang hinigpitan ang seguridad sa bahay ng Santo Papa sa Roma. At nagtipon po ngayon ang mga opisyal at talent ng GMA at mga advertiser. Dito ibinahagi ng GMA ang magandang balita. Ngayon pong third quarter ng 2002, tumaas po ang ratings at shares ng GMA. Ito ay dahil sa mga bago at pinagandang programa ng istasyon. Bukod po sa mga manonood, dumami na rin ang mga advertiser na lumipat na sa GMA. Kaya't sa mga susunod na araw, abangan nyo po ang mga naiiba at magagandahan pang programa mula sa inyong kapuso, ang GMA. I am gratified with the modicum of success that we have so far achieved, considering all the factors, you know, loyalty and all that sort. Merong improvements ang kontento at kalidad ng mga palatuntunan ng himpilan, whether it be news or public affairs programs or entertainment programs. Hollywood Dream Wedding, Jennifer Lopez ikakasal na kay Ben Affleck. Ito ang sama-sama nating pagiging saksi. Singer-actress na si Jennifer Lopez, aktor na si Ben Affleck. Ibinakita ni J.Lo ang bagong pink na diamond engagement ring nila ni Affleck. Wala pang tiyak na petsa ang kasal nila dahil inaayos pa raw ang divorce ni J.Lo sa pangalawang asawa niyang si Chris Judd. Nagkakilala sina J.Lo at Ben Affleck nang gawin nila ang pelikulang Giggly na ipalalabas sa susunod na taon. Tayo dito sa punong tanggapan ng Philippine Coast Guard. Tahimik na po dito ngayong gabi. At nagpapahinga na po ang mga elemento ng Philippine Coast Guard kasama na po ang ibang rescue unit sapagkat bukas po sa Bukang Liwayway ay pagpapatuloy nila ang kanilang search operation, ang kanilang operation doon sa pinagbaksakan ng Flight 585 ng Lawag Air sapagkat meron pa hong ilang mga hindi pa po natatakpuan na mga pasahero ng naturang flight na bumagsak nga po kaninang umaga sa may Manila Bay. Sa pangalan po ng mga bumubuo ng GMA News and Public Affairs at live mula dito sa punong tanggapan ng Philippine Coast Guard, ako po ang inyong kapuso, si Mike Enriquez. At mula naman po rito sa GMA Network Center, ako po ang inyong kapuso, si Vicky Morales, kasamang naghahatid ng servisyong totoo. Marami pong salamat sa inyong pagtitiwala. Ipagdasal po natin ang mga biktima ng Lawag Air Flight 585. At bukas, dito pa rin sa GMA, sama-sama tayong magiging saksi. Just,